Hi guys! Welcome sa aking channel. Samahan niyo po ako. Alamin natin kung ano ang makukuha natin sa gulay ng isang saluyot. Marami pala tayo nito makukuha at makakatulong sa ating katawan, guys. So, alamin na natin. Ang saluyot o ang tinatawag na scientific name Corcorus olitorius ay isang halaman na nagtataglay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Naglalaman ito ng iba't ibang nutrisyon tulad ng calcium, iron, protein, vitamin A, C, and E, thiamine, riboflavin, niacin, folate, at dietary fibers. Meron din ng anthocyanin, alkaloids, terpenoids, tannins, flavonoids, cardiac glycosides. Ito ay karaniwang nakikita sa mga bakuran o kaya naman ay sa bukirin at maaari din itanim kung gugustuhin. Ngunit, marami sa atin ang hindi nakakaalam sa mga nutrisyon at bitaminang taglay ng dahon at bunga ng saluyot. Ang dahon ng saluyot ay mayaman sa fiber, nakakatulong sa pagbababa ng kolesterol, blood pressure, at iba pang sakit sa puso. Nagsisilbi rin itong gamot sa mga pananakit ng ulo, jaw, at arthritis. Nakakatulong ito sa mga taong may ulcer at nakakaranas ng constipation o taong hirap sa pagdumi. Nakakatulong din ang saluyot sa mga taong may jaundice o sakit sa atay at abdo. Sa taglay nitong ethanol extract, may bisang alternatibong gamot. Ito dahil tinutulungan nitong mapabilis ang panggagamot ng taong may ganitong kondisyon. Ayon ito sa Department of Molecular Medicine, University of Malaya, Malaysia. Ang saluyot ay mayaman sa vitamin A na nakakatulong sa ating mga mata. Nakakatulong din ito sa pagpapaganda ng ating balat dahil ito ay mayaman sa vitamin E. Ayon sa mga mananaliksik, noong unang panahon ang dahon ng saluyot ay ginagamit ni Cleopatra sa kanyang pagpapaganda. Maaari naman itong kainin ng mga buntis at wagang panak na babae dahil ito ay nagtataglay ng sustansya na nakakatulong upang magkaroon ng saganang gatas ng ina. Kaalaman tungkol sa saluyot bilang halamang gamot. Ito pa guys. Ang saluyot ay kilalang halaman na kinakain bilang gulay sa maraming lugar sa Pilipinas, lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon. Ang halaman ay lumaliit lamang. May dahon na tusok-tusok ang gilid at may dilaw na bulaklak sa tuktok. Karaniwang nakikita ang tumutubo malapit sa palayan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ano ang mga sustansya at kimikal na maaring makukuha sa saluyot? Ang iba't ibang bahagi ng halamang saluyot ay maaaring makukuhanan at maraming uri ng kimikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Ang dahon ng saluyot ay makukuhanan ng anthocyanin, alkaloids, terpenoids, tannins, flavonoids, cardiac glycosides. Mayaman din ito sa calories, protein, fat, carbohydrates, fiber, calcium, phosphorus, iron, sodium, potassium, beta-carotene, thiamine, riboflavin, niacin, at ascorbic acid. Anong bahagi ng halaman ang ginagamit bilang gamot at paano ginagamit ang mga ito? Maaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng dahon. Ang dahon ay karaniwang nilalaga at pinapainom sa may sakit. Maaari rin itong patuyin at pulbusin bago ihalo sa inumin. Buto. Ang maliit na buto ng saluyot ay karaniwang ding ginagamit sa panggagamot. Ito ay maaaring digdikin at ihalo sa inumin, pulot o sa pinaglagaan ng luya. Ano ang mga sakit at kondisyon na maaaring matulungan ng saluyot? Una, hirap sa pag-ihi. Maaaring inumin ang pinaglagaan ng dahon ng saluyot para maibsan ang pag-ihi
o ang hirap sa pag-iihi. Pangalawa, pagtatae. Maaari namang ipainom sa pasyenteng dumadanas ng pagtatae ang dinikdik ng buto ng saluyot na hinalo sa pulot. Mabisa din kung inumin ang salabat na hinaluan na dinurog ng buto. Pangatlong sakit na matutulungan ng saluyot, lagnat. Matutulungan namang mapababa ang mataas na lagnat kung inumin ang tubig na hinahaluan ng dinikdik na buto ng saluyot. Ang pinagbabaran din ng dahon ay maaring inumin para maibsan ang lagnat. Pang-apat, hirap sa pagdumi. Ang pag-inom pa rin sa inumin na hinahaluan ng dinikdik ng buto ng saluyot ay makakatulong din sa kondisyong hirap sa pagdumi. Pang-lima, tulo. Ang tulo o gonorehiya ay matutulungan naman sa pag-iinom sa pinaglagaan ng dahon ng saluyot. Anim, kawalan ng gana sa pagkain. Matutulungan din ng mapapalakas ang gana sa pagkain kung iinumin ang pinagbabara ng dahon ng saluyot. Disclaimer, ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang karamdaman. Subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi makapagbigay ang kalusugan. .ph ng katiyakan na mga ito ay epektibo sapagkat ang epekto ng mga halamang gamot ay maaaring gumana sa ilan. Ngunit sa iba ay maaaring hindi naman gumana. Gaya ng ibang gamot, mahalagang isang guna ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor. Ito, mayroong limang magandang may itulong ng pagkain ng saluyot sa ating kalusugan. Narito, kung ano ang makukuha sa pagkain ng saluyot. Una, maraming bitamina at mineral ang nakukuha sa dahon na ito. Ang mga mineral at bitamina tulad ng calories, protein, fat, carbohydrates, fiber, calcium, phosphorus, iron, sodium, potassium, beta-carotene, thiamine, riboflavin, niacin, at ascorbic acid ay maaaring makukuha sa pagkain ng saluyot. Ang mga mineral na ito ay makakatulong upang matanggal at labanan ang mga toxins sa ating katawan. Pangalawa, pwede rin itong maging halamang gamot. Una, ang dahon nito ay nilalaga at pinapainom sa mga may sakit. Pwede rin itong patuyuin at pulusin bago ihalo sa inumin. Pangalawa, ang buto nito ay nakatulong rin sa paggamot ng iba't ibang karamdaman. Digdigin lamang at ihalo sa inumin pulot sa pinaglagaan ng luya. Pangatlo, nakakapaganda ng ating balat. Alam niyo ba na ito ay makakatulong sa pagpapagana ng ating kutis dahil mayroon itong vitamin E? Sinabi na ito ay ginagamit ng kilalang kilala na si Queen Cleopatra noong unang panahon sa kanyang pagpapaganda upang siya ay manatiling mukhang bata. Pang-apat, kayang makagamot ng iba't ibang kondisyon. Tulad ng ibang mga dahon, ang saluyot leaves ay makakatulong sa mga kondisyon tulad ng ihirap sa pag-iihi, kawalan ng ganang kumain, hirap sa pagdudumi, lagnat, at marami pang iba. Panglima, nakakatulong sa mga kondisyon, lalo na sa mga nakakatanda. Ang pagkain o pag-inom ng saluyot tea ay makakatulong upang maayos ang problema, tulad ng arthritis, paninigas ng arteries, problema sa puso at kidney, lalo na sa mga nakakatanda. Tandaan na ayon sa mga eksperto, ang saluyot ay mas magandang kainin ng hilaw dahil mas mataas ang porsyento ng ating makukuhang bitamina at mineral kaysa saluyot na niluto o pinakuluan. So, ayun lamang guys. Marami pala tayo dito makukuha guys. Pwede pala nitong gagawing tea. Try ko nga to. Ihalo sa ano? Ihalo sa salata o di kaya ilagay sa sandwich.
baka dito ako gaganda, charot. Ayan, ayan guys, isang kilo yan, pinapatuyo, tapos ano, pag matuyo, medyo matuyo na siya, kaya pinag-slice ko yan. After i-slice, ipasok sa plastic, tapos ilagay sa freezer. Ginagawa ko yan ng ano, parang mag-iimpo kami ng 14 piraso ng plastic or 14 kilos na plastic. Good for ano yan, whole year, one year. Every summer lang kami nag-iimpo. Ayan, so yan lamang guys. Thank you, thank you, thank you. Sana ay meron din kayong natutunan sa pag-research ko nito sa parte ng saluyot. Thank you for watching. Babu.